At nagbabalik tayo mga old school sa ating YouTube channel. So ngayong araw, meron na mang kauna-unang appointee ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sino to? At saan siya dadalhin? Pero bagong lahat mga old school, please, pakiclick po ang subscribe button, click the notification bell, click all para lagi kayong updated sa mga next video natin. Also, paki-like and share na rin po. Tulong niyo na kay Old School Pinoy. So, eto na mga Old School. Pakinggan natin kung sino at saang posisyon ang i-appoint ni PBBM. Let's go! Vic, yes, as Attorney Vic has just said, we have been, of course, following the count. At ganun na nga, as of this hour, 98%+ have already been counted at ang bilang ng boto ko ay nasa 31 million plus. Kaya't maraming nagtatanong ngayon na kahit na hindi pa ako napoproklama, maraming nagtatanong, many people have been asking, what happens next? And what are we doing now? Well, right now, syempre, we have to, ang intention ko is to hit the ground running. Kung sakali man, matuloy ang proklamasyon, in later this month. Wait, matutuloy ang proklamasyon? My president, our president, papayag ba tayo na hindi matuloy ang proklamasyon? Dahil sa mga iilan dyan na mga bidder. Hoy, tandaan nyo, over bridge troubled water ang lamang namin. 31 million plus. Grabe, ganyang karami ang nagmamahal kay BBM. Kaya kayong mga bitter dyan at di makamove on, tigil-tigilan yung drama nyo. Tandaan nyo, super majority ang bumoto kay BBM. At tigit sa lahat, andyan si Tatay Diggs. Kaya mag-ingat-ingat kayo. Tuluyan, Mr. President, 17th President BBM. Ay, kailangan nakahanda na tayo. So, pinag-uusapan na namin ang mga appointment. As I'm sure you can imagine, the economic managers are going to be critical for the next several years because of the pandemic and the economic crisis. So that is something that we are looking at very carefully. But it's not only the economic managers, lahat talaga ng positions, not only cabinet positions but even other agencies ay tinitignan na namin lahat. The process that we have established is that I am keeping the organization, our execom, who ran the campaign. Sila talaga yung mga advisor ko, so we are keeping the execom going, the executive committee going, and they will be, syempre, the core group. But ang thinking ko is that each department, we have to talk to the specialists in that discipline or in that sector. Yan ha, iniisip nyo na. Yung pinag-uusapan nila ng mga specialists. Gets nyo ha? Keep the ground running. For example, if we're going to talk about agriculture, we have to talk to all the best agriculturists, all the best workers in agriculture that we know. Tanong natin, sino kayang pwedeng magaling? Agriculturists. Kita mo, yan ang unang-una niyang pinag-iisipan. Grabe, agrikultura. Kita mo kung sino yung pinakamagagaling. Yun ang kailangan niya. Talagang nakapokus na si BBM sa pagpapalago ng ating agrikultura. Katulad nung sa tatay niya na Masagana 1999. Ah, sorry. Masagana 99 lang pala. Sobra na ako. Sobra. Masagana 99. Agrikultura. The same thing with all the other departments. So, there is a core group and all the other departments are also will also have their own advisors that will advise the standing committee and of course myself. So that is how the process has been established. Kaya actually, bago kayo dumating, we were in there doing precisely that. I continue to be guided by, as I've said before, a competence and a willingness to work.
competence and willingness to work. So wala siyang pakialam siguro dito, sasabihin niya na kahit hindi ka kapartido o tumulong ka sa amin sa kampanya, wala siyang pakialam. Basta kailangan niya willingness, competitiveness. Tama ba? With the next administration. So we have removed, in our discussions, we remove immediately what their political leanings have been. Kung lumaban ba sa atin, kung sumama ba sa atin, that's not going to be part of the discussion. Kung lumaban sa atin, tumulong sa atin, wala siyang pakialam. Ang kailangan niya kasi ay ang pagbangon ng ating bayan. Sana naman naiisip nyo yan, dyan sa mga ayaw mag-move on. Wala siyang balak na sirahin ang ating bayan. Kahit hindi niya kayo kapartido, nakatulong sa kampanya, wala siyang pakialam. Hanggang may maitutulong po kayo sa gobyerno ng Marcos at Duterte, kailangan niya po kayo. See? Kaya tanggalin na po natin yung hatred. Ang kailangan natin, tulungan makaahon ang bayan. Hirap na nga tayo dahil sa pandemya. Tapos ngayon, mag-aaway-aaway pa tayo. Umpisaan po natin tanggalin ang hatred. Tsaka po natin tulungan ng bayan. Kahit na ano pa, ang partido mong political, hindi po kailangan ni BBM yan. Ang kailangan niya lang ay tutulong sa bayan. I'm also guided by the critical areas that we talked about during the campaign. So yun ang mga inuuna natin. Of course, it's the economy, prices, it's the price of energy, lack of jobs, education, infrastructure, all of these areas that are going to be critical in the next few years. So ganun ang aming ginagawa, and that has been the process so far. I'm also guided by the fact that 31 million of our kababayans have voted for unity, and I am guided by that in the sense that I will continue to work for a government, an administration that gives voice to everyone who wants to help. We may not agree, we may not in the end do exactly as they say, but whatever it is, it is not important who the messenger is. The importance is going to be the message. Correct. Hindi dito importante kung sino yung mensahero. Ang importante dito kung ano yung mensahe. Yan yung sinasabi ko kanina. Hindi wala siyang pakialam kung kabilang partido ka o wala ano. Ang kailangan ni BBM ay yung kung ano ang magagawa mo. Yun lang. Wala nang iba. Para kay Tatay Diggs din dati, di ba? Yung mga kaliwang grupo, nilagay niya sa cabinet, sekretary niya. Kasi nga kailangan natin magtulungan na. Hindi natin kailangan maggilahan pababa. Hindi natin kailangan mag-away-away. We need to unite. In the next few days, I will be talking to you. Maka every day, there will be something to announce. Because marami na talaga kami ginagawa. So, in the next few days, we will continue to keep you informed about what's going on. And I am already authorized by to announce the first nominee that we will be giving to the Commission on Appointment. Ayan na, yung first nominee na. Sino kaya itich at saan kaya siya ilalagay? When the time comes, should I be proclaimed? And that is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. So si Inday Sara, si Ate Inday. Tinanong ko sa kanya kung kaya niya yung trabaho dahil mahirap ang trabaho ng Education ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya at palagay ko kasama na dyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. So that is the first uh,
announcement that I can make that has come out of this process. So again, it is 31 million. I know the counting is not over. It is not yet official, but I can always say I always guided and I always look to the fact that 31 million of our countrymen voted for unity. 31 million of our countrymen have agreed to unify and help us unify the country. And that's how, that's the prince, those are the basic principles that we continue to follow. So, at isa ako doon, taking any questions as I have very little more to announce. So, thank you very much. Good evening. Grabe. Congratulations, Madam Secretary Vice President Mayor Inday Sara Duterte. At Inday, Secretary of Education, the first appointee ng ating susunod na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tsaka huwag ka mag-alala, aming PBBM, si Ate Inday naman, alam naman namin lahat yan, na jack of all trades yan. Kahit saan mo ilagay yan, gagawin niya ng buong puso katapatan at mayroong pagmamahal. Napakaswerte mo talaga, nagkaroon ka ng Vice President na magiging kasundo mo. Siguradong makakatulog po kayo ng mahimbing. Aming minamahal na 17th President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At huwag po kayo mag-alala, kami mga supporter vloggers nyo, hinding-hindi ka iiwanan hanggang sa huling sandali ng iyong termino. Mabuhay ka, PBBM at Ate Inday, VP Mayor Sara Duterte. Ingat!